Sa isang talata sa banal na Quran, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minadhan. Talata ulit sa banal na Quran. At alam kong nababasa ng marami. O kayong mga sumasampalataya, ijtanibu kathiran, lumayo kayo ng napakalayo, lumayo kayo ng husto, mula sa paghihinala. Ijtanibu kathiran minadhan. Layuan nyo daw yung paghihinala. Inna ba'dadhanni ithm. Katotohanan, ang ilan dyan sa paghihinala ay kasalanan. Bagkos malaking pagkakasala. Na pagpapatuloy, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'da. At huwag kayong mapagmanman sa inyong mga kapatid. Na tinitingnan nyo yung mga bagay-bagay at nag-iisip kayo ng masasama laban sa inyong mga kapatid. Wala tajassasu. Huwag kayo maging jasus sa kapatid. Bawal. Wala yagtab ba'dukum ba'da. At huwag kayong mag-iba. Huwag mong sirahan yung kapatid mo. Huwag mong kainin ang kanyang laman. Huwag mong kainin ang kanyang karne. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Tanong ni Allah. Tanong ni Allah. Gusto niya ba, gusto ba ninyo, kainin ang karni ng kapatid nyo na patay? Fakarihtumu. Tiyak na hindi nyo magugustuhan. Inna Allah kafurur rahim. Inna Allah tawabur rahim. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Mga kapatid sa Islam, walang duda na tayo ay nabubuhay sa panahon na marami ang nasa kahinaan ng pananampalataya. At ang Shaytan, sinasamantala niya yun para ang Muslim pagwatak-watakin, hindi pagkasunduin, maglagay ng pitna. At pang nagyari yun, wallahi nagdiriwang ng mga Shaytan. Bakit? Tingnan niyo yung mga Muslim. Muslim doon, galit sa Muslim dito. Muslim dito, galit sa Muslim doon. Bakit? Wallahi, hindi sinunod yung gabay mula sa banal na Quran. Yun ang dahilan. Pero kung ang Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpanaw niya, iniiwan ko yung dalawa. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu bi abada. Ay hindi daw kayo maniligaw pag hinawakan niyo itong dalawa, Quran at Sunnah, Quran at Sunnah, Quran at Sunnah. Sa panahon ng pitna, mga kapatid sa Islam, tanong, sa panahon ng pitna, ginamit ba ang Quran? Ginamit ba ang Sunnah? Mga kapatid sa Islam, sa tuwing may dumarating na pitna, ano bang ginagamit ng mga Muslim para hindi maligaw, para manatili sa bawat gabay? Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Qala Allah, ang ginagamit ba natin ay yung sinabi ni Allah, o qala Rasul, o sinabi ng Rasul, o ang ginamit natin, qala fulanun, sinabi ni Pulan. Ano nang ibabaw? Sinabi ni Allah, sinabi ng Rasul, o sinabi ni Pulan?